ang loob, mga sala ko iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Tayo pong lahat ay natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumay niyo lahat. At sumay iyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, bagaman lagi mong ginaganap ang pagliligtas sa lahat, subalit ngayon higit mo itong kinukusang aming ikagalak. Tunghayan mo kaming iyong mga hinirang upang ang iyong pagtulong at paglingap na maaasahan ay siyang magpatatag sa mga kaanib ng iyong sambayanan at sa mga magiging kaanib pa sa pagsapit ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang. Isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila mahahati. Sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan, ni gagawa ng kasuklam-suklam ng mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Sila'y doon na maninirahan sa lupaing tinirhan ng kanilang mga ninuno sa lupaing ibinigay ko kay Jacob. Sila at ang kanilang mga anak at magiging anak ng mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito
ay tipan ng kapayapaan at mamamalagi magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Ako'y mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila, sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo na malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalanay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyong dumalo kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila'y pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin, wika nila? Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila si Caiphas, ang pinakapunong saserdote noon,
ay nagsabi ng ganito, "Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay, alang-alang sa bayan, sa halip na papahamak ang buong bansa?" Sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon. Hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa at hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkakawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus, kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahang kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pesta ng Paskwa. Maraming tagalalawig ang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, "Ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa pesta o hindi?" Ipinagutos ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo na ituro ng sino mang nakakaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y maipadakip nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Ang ebanghelyo po natin ngayong araw na ito ay karugtong lang ebanghelyo natin nung nakaraang linggo. Kung inyo pong maaalala, si Lazaro ay muling binuhay ni Kristo. At marami doon na nakasaksi ang talaga namang naniwala at sumampalataya sa pong Jesus Nazareno. Nakarating po yung balita na ito sa mga leader, sa mga pariseyo. Nabalitaan nila at mismong sila ang nakasaksi rin kung paanong si Kristo ay nangangaral. Yung pangangaral niya may salitang katotohanan. At dito sila tinatamaan. Ang pagpapakilala ni Kristo na siya at ang Ama ay iisa, na siya ay anak ng Ama, ay talaga ba namang nagdulot ng malaking iskandalo? At sa tingin ng mga Hudyo, lalo na ng mga Pariseyo at saserdote, ito ay isang napakalaking iskandalo at kalapastanganan sa Diyos. Yung aariin mo na iyong Ama ang Diyos. Napakarami pong ginawang kababalaghan ni Kristo ng mga himala. Yung mga pagpapagaling niya, lalo na tuwing araw ng pamamahinga o Sabbath day, na talagang tinulugsa ng mga Pariseyo at ng mga punong pari. Sa ebanghelyo po natin ngayon, si Kristo po ay pinagpaplanuhan kung paano siya darakpin upang patayin. Dahil tingin ng mga leader ay si Kristo ay napakalaking banta, hadlang o kaya threat para sa kanila. Para sa kanila at sa kanilang bayan. Kasi po, naging napakapopular na ni Kristo. Natatakot, no? Naging insecure ang mga leader na ito na dumadami ang lumalapit sa kanya, dumadami yung naniniwala, sumasampalataya kay Kristo. At sa kanila, mga spiritual leader, baka makaligtaan sila. Baka madagdagan yung galit sa kanila. At natakot sila na mag-aklas ang mga tao at mawala sila sa kanilang mga posisyon. Alam niyo po, hanggang ngayon, ito po yung nangyayari sa atin sa kasalukuyan. Kapag ang isang tao nagsasalita, lumalaban sa kamalian, nagsasalita ng katotohanan, napakarami niyang kalaban. Kapag kinalaban niya kung ano yung illegal, naglalabas siya ng kamalian ng ibang tao, tiyak ang buhay niya pagbabantaan. Tiyak yung buhay niya nanganganib.
Huwag na tayong lumayo kapag ang katulad kong pare nagsalita laban sa kung ano ang immoral o kahit na isong politikal, nata-turn off po kayo. Sasabihin nyo sa aming mga pare, pare ka pa naman. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. Pare ka pa naman. Ganyan ang pakikitungo mo sa tao. At kasunod nito, may pagbabanta. Merong threat. Kasi nagsasalita ng katotohanan. Maraming tinatamaan. Wala tong pagkakaiba sa karanasan ni Kristo. Hindi rin siya nakaligtas sa banta ng mga taong gumagawa ng mali na kanyang itinatama. Ano yung kanyang kinahantungan? Kamatayan sa krus. Mga kapatid, hindi pwedeng napakagalang natin sa Diyos. Palasimba tayo dito, deboto tayo ng Pong Jesus Nazareno. Pero pagdating sa ating kapwa, sa buhay ng ating kapwa, abay nilalapastangan natin. Wala tayong pinagkaiba sa mga Hudyo nung kapanahunan ni Kristo. Sabi nila, kalapastanganan yan. Kawalan ng respeto sa Diyos. Yung pag-aangkin mo na ikaw ay anak ng Diyos. Pero, papatay sila ng tao. Hindi pa pwedeng magpapantay yun. Yung pagrespeto sa Diyos at yung pagrespeto sa tao, sa kapwa-tao. Anong nangyari kay Kristo? Kamatayan. Pero yung kamatayan, hindi ito nagpatahimik sa Pong Jesus Nazareno. Si Kristo, bagamat ipinako nila sa krus na matay, alam natin ang kwento. Si Kristo ay muling nabuhay. Dahil siya ang katotohanan at ang buhay. Na kahit kailan, ang tamang gawa, ang pananalitang tama, ito ay laging patungo sa katotohanan para ito ay magbigay buhay. At bilang mga Kristiyano at mga deboto, hahayaan na lang ba natin yung kultura ng pananahimik, ng kawalan ng pakialam, yung culture of indifference na kapag hindi ako apektado, hindi ako magsasalita. Bahala sila. Sila ang naapektuhan, sila ang magsasalita. Walang pakialam. Mga kapatid, baguhin natin to, maging matapang tayo, katulad ni Jesus na nagsasalita at kinalaban ang mga gawaing masasama. At idalangin na din natin sa misang ito yung mga taong patuloy na nagtutulak ng kultura ng pananakot, karahasan, nagbabanta sa kapwa at walang pakialam na pumapatay ng kanyang kapwa. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, malalangin tayo sa Diyos na ating Ama upang tulad ni Kristo, maging matatag tayo sa pagharap sa buhay at sa mga pagsubok. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga hindi Kristiyano naway makakilala kay Jesus na namatay para sa lahat, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga Kristiyanong napahiwalay, naway magukol ng higit na pagtatalaga ng sarili sa ekumenismo, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga may kapangyarihan, naway mag-alay ng sarili sa pagtataguyod ng katotohanan at katarungan, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang lahat ng Katoliko, naway makadama na sila ay may
natatanging kaugnayan sa isa't isa dahil sa isang pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Sa katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pangpersonal at pangpamilyang intensyon. Ama namin Diyos, sa iyong pagkakatipon sa mga mananampalataya, sila ay pinagbuklod mo sa iisang katawan ni Kristo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapayat-alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay galugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ay iyong dinudulutan ng walang hanggang buhay sa pagpapahayag namin ng pagsampalataya sa iyong ngalan, sa pagdiriwang ng muling pagsilang nung kami binyagan. Tanggapin mo ang aming mga alay at panalangin upang ang mga umaasang maging kaanib ng sambayanan ay huwag magsipahayo sa kanilang inaasam, at ang mga umaasang patatawarin sa kasalanan ay tumanggap sa kanilang nilulunggating makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ang manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo.
bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Sali Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabyak puso, kaysa ng mga apostol, San Pedro kalungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpaasa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utaw sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paglaban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo." Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Alaala sa mga nagsisimba,
Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa bata ng COVID-19. Pagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa katawat dugo ng anak mo ay maging hindi nawa na iiba sa kanya sa pagtataglay ng buhay mong sa amin ay kanyang pamana kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang laloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati.